po, kamusta po kayo? Ako po si Fena sa aming Bakuran Vlogs. Ngayong umaga po ay maulan, kaya po hindi po ako makalabas ng bahay. Paambon-ambon, gusto ko sanang ituloy yung pagtatanim ko ng mga seedlings na binili ko. Meron po akong naitanim na kahapon na mga sili, yung bell pepper at saka yung siling panigang. Tapos, naglipat po ako ng mga Chinese kangkong, yung pinunla ko nung mga nakaraang linggo. Nilipat ko na po yon doon sa likod, doon sa may basketball court. Kasi doon lang po merong maghapong init na maganda po sa mga halaman. Tapos po dapat itutuloy ko ngayon yung pagtatanim ko ng mga kamatis naman. Magtatanim po ako ng kamatis sa mga pet bottles, yung sa bote ng Wilkins. Maglalagay po ako ng apat na upside down, doon ako magtatanim sa pet bottles ng mga kamatis. Pero magtatanim din po ako ng mga nasa baba lang, sa pet bottles din po. Itatry ko po na makabuhay ng kamatis ngayong tag-ulan. Alam ko po ngayong tag-ulan, madali pong kapitan ng mga sakit yung mga dahon ng kamatis kapag laging basa. Kaya po ngayon magtatry po ako. Yung iba po kaya nakakabuhay ng mga kamatis ay dahil meron silang greenhouse, kaso wala na po ako ditong space para lagyan ng greenhouse. Ngayon po, dito muna tayo sa terrace, dito sa kwarto namin. Meron akong maliit na terrace dito, meron din po ako na ilang pirasong halaman. Yun po muna yung isa-share ko sa inyo. Meron po ako dito na orchids at saka ilang piraso din po na succulent. Yun po yung isa-share ko sa inyo ngayon. Baka po nagtataka kayo na yung topic ko yung halaman doon sa terrace namin, pero dito ako nag-intro sa loob ng bahay kasi po kanina napansin ko habang nag-i-intro ako doon sa labas, meron po akong kapitbahay na nakatingin sa akin, baka akalain po nagsasalita na ako mag-isa, baka po akalain na sisiraan na ako ng ulo. Kaya po pumasok na muna ako dito sa loob ng aming kwarto at dito ako nag-intro. At least mamaya habang nagsasalita ako, hindi na ako nakaharap sa inyo na nagsasalita. Dati kasi nung dalaga pa ako, mga 16 o 18 years old ako, tuwing madaling araw kasi, maaga ako nagigising, meron akong mga orchids doon sa amin, napakadaming bulaklak, kaya excited ako na gumising noon. Kaya po tuwing umaga na ako'y excited gumising at pupunta sa aking orchids, kinakausap ko po yung mga orchids ko doon. Tapos yung tito ko doon sa katabing bahay namin, nagulat siya kasi nagsasalita ako mag-isa. Kaya po ingat na ako ngayon na magsalitang mag-isa kasi wala na ako doon sa amin, wala na ako doon sa Hagunoy, nandito na po ako sa Malolos. Kaya po hindi naman nila ako kabisado na talagang yung mga halaman kinakausap ko po talaga. Kaya po pumasok po ako dito. Kaya ngayon lalabas na po tayo doon sa terrace namin at ipakikita ko sa inyo yung mga halaman na nandoon. Ito na po yung mga ilan ko na succulent dito sa aming terrace. Yan, ilan lang po to na tinaas ko dito kasi lagi nga pong umuulan. Yung iba po nandun sa harapan sa may grotto. Yan, medyo dumi lang po yung mesa. Nilagyan ko ng plastic para sa tuwing didiligan ko, hindi kagad na bababad yung pinaka mesa niya. Yan, meron po ako dito na ito. Yan, nakatanim po siya sa owl pot. Ito po si Luella. Yan, yan yung nabili ko po noon kay La Evelyn's Garden. Yan. Tapos, ito si Tito Buns. Yan, may malaki dito. 5 heads po yan. Merong at 4 dito. Yung isa na wala yung mga dahon. Pero sinusulputan pa naman po siya ng mga dahon. Naglagas lang po yung dahon nila nung pagkakaripat ko dati. At yung mga natanggal na dahon, makikita po nyo may mga bago na pong sumusulpot. At may mga ugat na rin po.
Binili ko rin po yan sa La Evelyn's Garden. Pati po itong dugong. Yan. Itong dugong, yung mga nasa baba na dahon niya dito. Nung inuwi ko siya dito, medyo nag-brown na po yung dahon niya. Nagsunod, mga tatlong dahon po yung nalanta. Kaya po, ganyan na lang siya. Pero may mga bago naman po na sumusulpot. Tapos, ito po si Peach and Pride na doon ko rin binili sa La Evelyn's Garden. Tapos, ito nga po si Echeveria. Hindi ko po alam yung talagang ID niya. Ito naman po si Black Prince na ngayon po nag-i-start na siya na may stress. Nagkakaroon na po siya ng black. Ito, hindi ko rin alam yung ID. At saka ito. Yan, hindi ko rin alam yung ID niya. Pero ito po si Green Eyes. Ayan, yan si Green Eyes. Ito po, ito, hindi ko rin alam yung ID. Naglagas din siya dati. Ngayon, may mga panibago na po na tumutubo. Tapos, ito, tsaka yan. Binili ko po yan kay Marjan Tolentino doon sa Florida, Pampanga nung pumasyal kami doon sa mini farm niya. Tapos ito po si si Kalankowi Tomentosa o Chocolate Soldier o Panda Plant. Yan, ito po 'yun. Ito po pinabayaan ko sa ulanan noon. Malago po 'to nung binili ko kay Rosemary Bayona. Ngayon, naawa na ako sa kanya. Siguro mga isang buwan niya na ulanit arawan doon sa harapan sa may grotto namin. Naawa ako sa kanya, pinaniko dito. Tapos, ito po si Purple Delight. Itong Purple Delight ko po na to, pinapcut ko po to, pinropagate ko lang po ito galing doon sa mother plant niya na nando doon sa harapan ng may grotto. Yung nandun po, meron ng dalawa na sumulpot. Ito po, nung una na nilagay ko dito, green na green po yung dahon niya. Ngayon, stress na sila. Sana all, kapag stress, gumaganda. Ayan, at yung mga natanggal po niya na dahon, ayan. Ito po, meron na ring sumusulpot na bago. Tapos, ito din po, galing po to dun sa harapan. Galing din po yan, leaf propagation ko rin po yan. Ito, hintayin ko lang. Nandun po yung mga limang piraso ko na leaf propagation dun sa harapan ng grotto. Napaka ganda pong alagaan itong Purple Delight sa mga gusto pong mag-alaga, yung mga bagong mag-aalaga. Ito po yung pwede kong i-recommend sa inyo talagang ulanit arawin po sila doon sa may gate namin sa harapan. Talaga pong hindi sila namamatay. Tapos, ito po si Dismensya. Pinili ko po to sa friend nung pamangkin ko. Ayan o, ang tagal na niya dito. Ayan, tsaka ang ganda. May mga farina po yung dahon niya, kaya kapag hindi sinasadya na nahawakan ko, nagiging ganyan po siya, oh. Tapos, ito ring Fred Ives. Ito, kasama po nitong Dismensya na to na binili ko doon sa friend nung kaibigan ko. Nag-green po yung dahon yan. Ngayon, stress na rin siya kaya gumanda na po yung kulay ng dahon. Ito po ay naaarawan kapag 6 o'clock to 8 o'clock. Tapos, mga 2 to 4 o'clock. May araw na po dito kaya stress po yung mga dahon ng mga succulent ko na nandirito sa terrace namin.
Tapos, ito po yung nasa cup and saucer ko na pinropagate ko na Mendoza. Yan, di ba? Nag-post ako sa FB ko na tinanong ko kung ano yung magandang ilagay dito sa cup and saucer. May mga sumagot talaga na Mendoza at saka Ellen. Yung pinsan ko yung nag-suggest nitong Ellen. Nung una na binili ko yung Ellen sa La Evelyn's Garden, wala na po siya ganong dahon at saka kulay green po yung dahon niya, kulang sa araw. Ngayon po, stress na. Tapos, itong si Mendoza, kinuha ko lang po to doon sa harapan sa may grotto. Ito yung mga na-propagate ko po doon. Pero meron po ako doon na malago. Tapos, ito po yung aking mga orchids dito. Limang piraso lang naman po to kasi itong mga Phalaenopsis, medyo may kamahalan po, tsaka napakahirap po nilang alagaan. Hindi sila pwede ng naiinitan, hindi din po sila pwede ng nauulanan. Kaya po, mas maganda po sila dito sa terrace sa amin. Kasi dito, mga 6 o'clock to 7, hindi po gano'n nasasaktan yung kanilang mga dahon. Hindi sila, kasi po kapag matindi po yung araw ng natatanggap nitong mga Phalaenopsis, talaga pong maano sila masusunog. Kaya po dito ko sila nilagay. Madalang silang maulan kung lang pong napakalakas ng ulan na papunta dito sa terrace. Kasi may bubong naman tong terrace namin. Kaya hindi po sila mababasa. Maaarawan sila. Morning sun. Ito morning sun meron dito. Pero yung mga succulent ko dito sa kabilang side, morning at saka yung afternoon talagang naaarawan sila. Ito nga po pala sa mga magtatanong kung ano ito. Ito po ay cuttings ng muscat na binili ko noon. Isa pong variety ito ng ubas. Ito, muscat po yung variety niya. Bumili po ako ng dalawang cuttings. Tapos may mga previous si seller. Nabuhay ko naman, kaya lang po na ulan. Ayan po, ito yung mga suwi na nabuhay ko. Talagang tuwan-tuwa ako. Akala ko po talagang nabuhay ko na. Nakabuhay na ako ng muscat. Isa po kasi sa pinakamahal na ubas. Itong muscat variety. Kaya lang po, ito tingnan nyo. Kaya lang po, naulan. Hindi ko po naisilong agad. Ayan, namatay. Nangihinaya nga po ako kasi may kawayan pa po yung binilan ko nyan. Pina-LBC nila yung cuttings dito sa amin. Tingnan nyo tong Phalaenopsis ko dito. Ang ganda ng kulay. Matagal din po yung inaabot ng kanilang mga bulaklak. Ito nga po yung white and violet. Itong malalaki dahon na to. Ito po ay binili ko nung Mother's Day doon sa Golden Bloom. Ganito pa lang siya. Yung buds pa lang siya na hindi pa bumubuka. Tapos May siya binili. First week ng May. Tapos po, kalalanta lang. Ito po yung bulaklak niya. Kalalanta lang niya. Ano na po ngayon? August. August 5 po ngayon. Kaya po, magmula May, bumukas siya ng first week ng June. Bale, June, July, tapos August 5 na po. Ito, kalalagpak lang po nung natuyo niya na bulaklak. Ito po mga mini. Mini, ano po to? Phalaenopsis. Pero ito po kasi, yung Phalaenopsis na to, pinili ko lang din po itong mga dahon na to. Tingnan nyo, malalaki yung dahon. Maliliit lang yung dahon niya, parang ito lang. Yan. Ngayon, napalaki ko na po. At may magaganda na rin po sila na ugat. Kailangan na nga po ito na iripat. Ayan. Tapos, share ko na rin po sa inyo itong aking
mga cuttings ng ubas na binili po kay Marjan Tolentino doon sa mini farm nila doon sa Florida, Pampanga. Bumili ko ng 4 piraso dahil ang bawat isang piraso ng variety po ng ubas na ito ay 25 pesos. Wala pa pong ugat dyan, bagong cut lang po na kinuha habang nandoon po kami sa mini farm ni Marjan Tolentino. Binigyan po niya kami ng freebies na 2 cuttings. Pero po naulan nga po sila habang patubo pa lang, kaya itinaas ko rin po dito sa terrace sa aming kwarto. Ayan, 2 lang po yung nakasurvive. Ito po medyo nasusunog pa yung dahon. Sana makasurvive to. Ito naman po, talagang, ayan o, pagapang na rin. Kailangan ko na po na ilipat kung saan ko ilalagay. Kaso, ang sabi nga po ni Marjan Tolentino, hayaan ko na muna na matapos yung habagat bago ko itanim sa lupa. Pero, iniisip ko na ilagay na lang siya o itanim sa mga container gaya nung ginawa ko sa Baikonur at saka sa Crimson Seedless. Ayan, may mga suwi na nga po siya at mga bagong dahon. Ayan, ang variety nga po pala nito ay Brazilian Hybrid. Ayan, napakasarap po ng bunga nito. Kulay green lang po siya pero matamis po yung bunga. Ayan po, napakita ko na po sa inyo yung mga halaman ko dito sa aming terrace. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood. Keep safe everyone. God bless.